Ang yung pong sitaan ay magluluto ng ginasaang sayote na may kasamang manok. Ayan. Ang ating lahok ay bawang, tatlong, ayan po, bawang, sibuyas, ay gigisa na po natin. Ayan po, isusunod na natin ang sibuyas. Pagka po ang ating sibuyas ay translucent na, alam nyo nang luto siya, ginagawa ko po yan para mabawasan ang lansa ng manok. Ilalagay na po natin ang ating coconut milk. Titira tayo ng kaunti. Isama na natin. Okay. Isama na natin. Lahat din na natin na isang lata. At hayaan natin siyang kumulo. Malutong maigi ang ating manok. Kasama ang sibuyas at bawang. Kapag nakulo na po ang ating gata, ilalagay na natin ang ating sayote. Madali lang naman pong maluto ang sayote at hindi siya maganda yung nalabsa. Kaya hayaan natin lumapot ang gata bago natin ilagay ang sayote. Habang pinapakulo po, lagyan natin siya ng salt. Ayan. Just a pinch of salt. Lalo-lalo na sa mga seniors na katulad na minikit. Ayan. Just to taste. At syempre, isama na natin ang crushed chili. Ayan po. Crushed chili. Kung magtataka kayo, ang titaan ay mahilig sa maanghang. Natutunan ko po ito. To live longer, nakakatulong po ang pagkain ng maanghang. So, lalagyan ko siya ng isang teaspoon ng crushed chili. Ayan natin siyang kumulo.
Madali lang pong maluto ang sayote, kaya hayaan nating lumapot ang ating gata para masarap kainin. Ayan, ang gatang manghang, maganda pagkakaluto, ay talaga namang gaganahan kang kumain. Ayan, yan po ang weakness ng titaan, mga gataang gulay. Ipinaparating ko nga pala, alam ko hindi ka manunood. Salamat sa sponsor ng sayote. ang aking beloved nurse, si Saisa Mendoza. Ayan, ang napakabait na Pilipinang nurse. Maraming maraming salamat sa sayote, kasi ang hirap makabili ng sayote. Salamat, meron kang halaman. At thank you, kasi plano mo akong bigyan next para itatanim. Maraming maraming salamat talaga dyan, kasi parehas tayo mahilig sa ano, sa gulay. Ayan po, at habang ako ay nagluluto, wala akong tigil niyang kahuhugas ng mga ginamit, kasi ayokong makalat ang lababo. Sa inyo mga beloved, maraming maraming salamat sa suporta sa ating channel. Mangyari pong i-share nyo ang ating mga video para maraming makapanood, sumuporta, para sa darating na mga panahon mas marami po tayong matutulungan, marami tayong mabibigyan ng tulong, ng mga relief. Ayan. At maaring sila rin ay maka-join sa ating business para mabago ang buhay. Ayan. Kumukulo na po ang ating gata. Ayan. Ilalagay na po natin ang ating sayote. Naalala ko, mas gusto ni Kit yung medyo. Bago po ako nagluto, inihanda na ni Kate ang aking rice. Kasi once a day, ako po ay nagra-rice. Let's taste. Gaano siya
tama lang po ang alat. Ayan, tama. Kasi hindi po ako mahilig ng maalat. Asa inyo na po ang paglalagay kung gano'ng karami. Or, actually, hindi po ako naglalagay ng mga MSG. Hindi po yan uso sa akin. Kasi po, ayan, if you want to live longer, you search, ayan po, nagtatanong sa mga elderly people, lalo-lalo na yung aking mga inaalagaan. Dito po kasi hindi sila mahilig ng ano. Basta may paminta, bawang, sibuyas. Asa nagluluto po ang ikakasarap ng pagkain. Ayan, nakulo na siya. Hindi ko mailagay dito ang ating camera kasi nag-i-stop kapag nakakapitan ng ating cellphone. Sa mga nagsesend ng messages at saka ng inyong mamaya na lang kasi ako po ay nagbibideo ng para sa ating mga itutulong sa ating mga kapwa Pilipino. Naalala ko nga po pala. Supposed to be, gusto ko siya na medyo kaunti ang sabaw. kahapon na kami ay we call it excursion through steam train. Nung nagutom na kami ni Kit, wala siya makita ipakain sa akin. Kasi ini-expect namin na kung mag-stop ang train, kami ay may mapupuntahang mga restaurant. So, that's what we expect. Pero wala po. Kasi doon lang kami talaga sa may train station ng Woodville. So, parang ang nagtitinda lang doon merong coffee, tapos meron silang pumpkin soup. Napilitang bumili si Kit ng pumpkin soup. Although, ikinocompare niya dun sa niluluto ko. Kakaiba yung nabili niya kahapon. So, alam niya hindi ko kakainin. Pero sa sobrang gutom ko po talaga, ininom ko. Kaya nagulat siya. Pero, yun nga, sabi niya, kakaiba yun sa mga ginagawa ko, sa niluluto ko. So,
Ayan po, gagawa ko siya uli ng sample. Ngayon naman ay hindi ito pumpkin. Ang tawag po nila sa sayote ay apple cucumber. Abangan nyo yung aking iluluto na dilis na pampapa. Ayan. Gagawin natin si Cheria. Gusto ko siya crunchy. Yun ang gusto ko gawin na sweet and spicy dilis. Abangan nyo po yan. Live kasi alam ko naman na sa oras na ganito karamihan ay mga tulog pa. Kaya I just do it in a sa aking nag-video na lang ako sa phone at ipopost ko na lang yan mamaya sa YouTube. Dahil ayokong masayang ang gulay, lalagyan ko po ng carrots ang ating gatang sayote. Kasi sa inyo pong kaalaman, ang carrots ay napaka-sustansya sa ating katawan. Ito po ay isa sa mga pinagkukunan ng mga antibiotics na iniinom natin. Ayan po. So, better to have it in foods for us to protect from any diseases kesa inumin natin ng meron na tayong nararamdaman. Ayan. Mas maganda po na protektahan natin ang ating katawan habang tayo ay malakas. So, sasamahan ko po siya ng carrots. Sa iyo ko siyang masayang.
Salamat mga beloved sa inyong patuloy na suporta. Katulad po na lagi kong hinihiling, mangyari lang pong tulungan nyo ako para kalakasin ang ating channel. I-share nyo po ang ating mga videos sa inyong mga wall para ang inyo pong mga kaibigan ay makita yung ating channel na tayo ay tumutulong sa mga nangangailangan Pilipino. Yun nga lang sa ngayon kailangan ang ating itutulong ay manggagaling sa pipitain ng ating channel. Ayan po, samahan niyo po ako sa aking adhikain na iyan. Yan din po ang magiging daan. Ang kikitain ay gagamitin natin upang mas maraming Pilipino ang mabago ang buhay. I hope you will eat this. Unlike what we had yesterday, you know, the pumpkin soup, it's not really nice. Oh, I thought it was okay. Oh, okay. So there you are, honey. I just have it because I'm really hungry. Good. Masyado mahihiyain ang ating Mr. Wood. Parang hindi pa ako naaanghangan. Lagyan ko pa siya ng paminta. Huwag yun na po akong gagayahin kung ano yung tamang anghang sa inyo. Kasi iba po ako eh. Mahilig po ako talaga sa maanghang. Kaya sige, pag may time, ayan, kahit hindi ko sinasabihan, binibili niya talaga ako ng spicy hot na chicken sa KFC. Alam niya kasi yung weakness ko eh, spicy. Yum, yum, yum. Hindi pa rin maanghang.
assign niyo po yan kung gan parami ang anghang na ilalagay niyo. Sa mga bilabed, katulad po ng sinasabi ko sa inyo, ang ating business na gusto ko kayong isama ay talagang super effective. Makikita niyo po ang aking balat before, talagang maputi siya. Paano ba ito? Nung mag-start ako mag-inom ng gluta, ito ay pumuti na. Pero this part, ayan, ay medyo maitim pa. Meaning, hindi pa siya pantay. Pero nung gumamit ako ng ating face and body lotion, pantay na po siya. Pantay na. Ayan, pantay na po. Pati sa kiligili. Pantay na yan. Pantay na po. Ayan. Ganyan po ka-effective ang ating product. Pati sa mukha, though before, maputi naman na ang aking mukha. Kasi nung umuwi ako ng, nung mag-vacation ako ng Australia, siguro naman nakita niyo yung picture ko nung sinundo ako ng mga anak ko. Ang itim ko talaga. Nakakahiya. Kasi nag-sunbaking, not sunbaking. Ayan. Ang aking kamay ay maputi na. At makikita nyo po, pantay siya. Karamihan, yung dito sa part na ito, nangingitim. Pero tingnan nyo po ang titaan. Ayan po ang epekto ng ating mga products. And at the same time, ating po sabon ay anti-aging. Ayan po. Yan po ay intermission lang sa ating ginagawang video na pagluluto. Ayan. Kasama po yan sa business natin. Dahil gusto ko kayong lahat na sumusuporta sa akin na mabago ang buhay. So, sa mga ipinopost ko po sa ating timeline, mangyari lang pong mag-comment kayo at kung nais nyo mag-join, andito lang po ang titaan. Pagtatrabahuhan natin ang ikababago ng inyong buhay. Yan po ang pangarap ng puso ko. Ang mabago ang buhay ng bawat Pilipino na talaga namang ang hirap po kung wala tayong kasama or magpapaalala kung ano yung dapat gawin para maiba naman ang buhay. Kasi ang bawat magulang gusto magandang buhay para sa mga anak. Kasama niyo po ako dyan sa inyong mga pangarap. So, intayin ko lang po medyo maluto ang aking carrots na idinagdag, which is good for our healthy, at ang kalan ay pwede na patayin at siya ay talagang lutong-luto na. Though hindi siya, syempre hindi siya lagsak. I want it to be, na nangyari naman. Salamat. Hindi siya masabang. Thank you.
Napansin niyo ba mga beloved, lalo-lalo na dun sa mga nasa probinsya na alam ko talaga ang inyong mga gulay ay direct galing sa inyong mga bakuran, ayan, sa inyong sa farm. Talagang pag niluto natin ang fresh na gulay, kakaiba po ang panlasa. Talagang kakaiba. Unlike sa gulay na nabibili sa Maynila na karamihan ay hindi na siya fresh. May fresh pa rin naman pero mostly yung iba ay medyo hindi na talagang iba na ang lasa, unlike dun sa fresh na medyo matamis-tamis siya na yun po ang nagdadala ng sarap sa pagkain. Although yung iba ay nagde-depend sa mga pampasarap, ang titaan po ay kakaiba. Maraming salamat po sa inyo mga beloved, sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Iyan po ay napakalaking bagay upang makatulong tayo sa mga maraming nangangailangan Pilipino. Mangyari lang po mag-message doon sa aking mga panangga na talaga namang
gusto mag-join sa ating business, andito lang po ang inyong titaan. Trabahuhin po natin ang kababago ng inyong buhay. Medyo luto na po ang ating recipe. Gusto ko lang medyo, pero I think pwede na yan kay Tito. Half cup ang ating carrot. Very young. I think this will be enough. So, patayin na po natin ang ating kalan. At tayo ay nakaluto na ng isang napakasarap na recipe. Ayan. Ayan po ang ating binataang sayote sa chicken. Medyo may konting sabaw po dahil gusto ni Kit nung soup. Ayan po. For sure, kung lutuin nyo yan, eh talagang kayo ay masasarapan at healthy, masustansya po para sa ating katawan. Mga beloved, God bless us all. Maraming salamat sa inyong lahat. At dun sa mga bago pa po sa ating channel, mangyari pong mag-subscribe. I-click ang ating bell button para kayo ay updated, lalo na kung tayo ay may mga raffles. Maraming salamat po.